May aga sa tanan. Good morning, good morning. Happy Easter. Kamusta ka mo? Nasadyaan man ka mo nga nakabugtaw ka mo aga pa. If you have your Bibles with you, please open with me in John chapter 20, verses 1 to 19. John chapter 20, verses 1 to 19. Basahon ko lang ini. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. She ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with other disciples, and they were going toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloth lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came the following him and went into the tomb. He saw the linen cloth, cloth lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloth, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" And she said, "They had taken away my Lord. I do not know where they had laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." And Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Lord, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Kabay pang Ginoo, magpakamaayos ang ato nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Let us pray first. Father, please be glorified, please be magnified sa among pagtuon, sa among pulong, sa imo pulong. Salamat, salamat, Gid. We know, Father, nga apart from you, we are nothing. But Lord, thank you that Jesus Christ is alive right now and is reigning. Father, Jesus is coming back. And not only that, he will take us with you, to be with you in heaven forever and ever. So Holy Spirit, please speak to us, speak through your servant in Jesus' name. Amen. Pila sa aton, nga nagpanik, kay sala lang ang inyo nga pag-inchindi. Kagi ka mo sila. Nagpanik ka kay abi nimo exam na, no? Gali kay exam tuya sang tupad mo balay, no? Or
Tagi ka man nagpahanik ka na, kay abili mo, nag-propose na ang imong nubyo sa imo. Gali kay bayaan niya na ka, no? You know, may mga damo sa nakatabo sa atong kabuhi nga sala ang atong reaction bangod mali ang atong akala. No, kagatingala ikaw nga kadamo sa mga Kristohanon diri sa atong palibot. Masigya nga Kristohanon man siya nga amo nang batasan niya. Tama si hindi ko niya kaintindi, hindi ko hindi gets. Oh. Nagkasalin sila nga ang Ginoo provider, ang Ginoo, no, all things work together for good. Oh. Nga, kung isa na lang kabilyon ang unod sa ngayang nga bangko, nga nagapanik na siya. Ano yung mood ito? Kagbasi, kadamo sa aton ng mga Kristohano, and even here, nga prone kita to worry. Na, may mga tao gidya yan nga sagad-sagad mag-worry mo. Oh, tutugin na yan. Oh. Oh, kapag masolusyonan ng gidya yan iya ang purpose be, worry ko, wala ko pala niya gahon. Tapos buong niya gahon, worry ko, wala naman ko pa niya po doon. Araw pa niya, paano naman yan next month? Ano? Yan ka, dalangit. Okay ka lang. So sa sininga adlaw, sa sininga aga, ina nga batasan, hindi pala batasan nga nag-uso lang sininga mga centuries. That has been the case. Even sa mga disciples ni Jesus Christ. Kagabay pa sa sininga aga, I hope nga ang resurrection ni Jesus Christ ang mag-bring comfort sa aton. Nga tani, bisan ano pa mga challenges sa atong kabuhi, masiling kaya ang akong ginuobuhi. Ano na tabo diri? Dali sa Matthew chapter 16, ang pulong sang Ginoo naghambal diri nga siling ni Jesus, siling niya, verse 21, ginhambal niya ni sa mga disciples niya, from that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes and be killed and on the third day be raised. Kapilagin ni Jesus, people, amunin game plan ko. Malakad ko sa Jerusalem, bugbugon ako, patyon ako sa mga scribes at sa mga elders. Kaya mo paginidayon, ha? Mapatay ako. Pero, after 3 days, mabanhaw ko. Amo ng game plan, no? Kapilayin mo sulit-sulit. Kaya, after sina, kita ay ka sa Galilee. Supposed to be, ang expected niya ng reaction sa mga disciples, pagdakop kay Jesus, masiling sila, wala na tanimahin mo, kaya mo nahambal sa scripture, mapulit ta, matulog ta. Kaya after 3 days, kita ay kita to sa Galilee. Ako lang natanim ka simple ang role sa mga disciples. So, amo na dito tanim, obraho nila. Bugbugon ko, siguro support nyo lang ko. Pero kabalo ka mo nga, sige lang, relax lang after 3 days, banaw mo lang. Because Jesus Christ has been telling them over and over again. Pero derisa John chapter 20, it seems, wala gid na nila yan na intindihan. And many times, makita na ito ng aton batasan sa diri. Nga aman, wala na ito mag-gets kung ano ang impact sa mga assurances ang Ginoo sa aton kabuhi. Number one, seeing now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. She ran and went to Simon and to the other disciples. Actually, dira sa Matthew chapter 28, ginhambal dira, nga malakat pa sila, kay ma-anoint pa sila sa tomb ni Jesus. Kita mo lang, get? Nga supposed to be, inirato sila magkanto kay si Jesus Christ, ano?
mabanhaw na. Kag amo ina, many times sa atong kabuhi, the waste na gikita sa mga resources on the things that we thought para sa Ginoo, pero nalipat kita nga natapos na ina. Di ka namo sa mga resources ng gakao, no? Pila sa inyong, kung ano gina pang bakal nyo. For example, mga kaisa, ita per me, ikaw ga-worry. Well, kung ikaw ga-worry per me, anong daw ka mo sa una to, sa Y2K to, year 2000, dubla? May banyo pa makal to, tag isa ka tinulada ka sa dinas mo. Di kayo wala madayon. At siguro mga pulo, mga katuig, kaon-kaon nila sa dinas. Amo na bala, no? Di, ang mga babae dito, nagkato sila. Kagpila sa aton, unnecessarily nagapadoktor, unnecessarily nagapabakalbulong sa lakit. Kaya nag-worry ka, natural kung nag-worry ka, hindi ka katulog, kung hindi ka katulog, natural, magmalasakit kapag yun. Sakta. Di, amunin sila. So makakita nila nga wala na tong tomb, naglakad sila and went to Simon Peter and the other disciples, the one whom Jesus loved. And they have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him. Grabe. Wala na si Jesus. Pag ako kay Jesus, panuklong, hello, nagambal ko ba lang? At after three days. Pag sa ato na muman na. Nag-worry kita sa ato kabuhi as if ang Ginoo naton patay. Ito? Iladwi sa inyo, subong daw ginakulbahan. Bahala. Basi cancer na ni. Basi ano na ni. Basi ano. Ito, namutabu sa ako. Lala. Mapalangit ka. Hindi kami kabalubaw. Si Peter man niya. Kaya isa ka disciple, naglakat man sila sa tomb, kagaglagan man sila, kag it seems na surprise sila. Abot sa aton, wala mo kaisa, no? Though surprise pa sa aton nga ang Ginoo nag-iya, ang Ginoo nag-provide sa needs sa... Wala, amo na gano'ng Ginoo, dugay na to. Dugay na tayo. Nakuyob lang din yung kapatid, wala nga mo sila. Hindi pala nag-ahambal ang Ginoo sa imo. You cast all your cares upon Him because He cares for you. Nag-promise siya, I will never leave you, I will never forsake you. Tingala sila, nakita nila, nga dito, ala, si Jesus, wala na to. Ay, hala, si Jesus, ante siya na resurrect, nagpamilo, nagpamiod pa siya sa iyang mga bayo. Ala, gabi, natingala pa siya to sila. Pinagpinalumbaan na ipato sila. The other disciples who had reached the tomb first also went in. Nagsiling niya, and he saw and believed. For as yet, they did not understand the scripture that he must rise from the dead. See? Sa aton, sa tutuod lang gid, ang mga hindi amun aton nga batasan, isa lang gid na ang buot silingon. Wala mo gid ginaintindi ang Bible mo. Nga kapikuan sa inyo. Nga kadasi ka lang ma-discourage. Nga kakuripot din sa inyo. Kapintas sa inyo. Nga kakritikal din sa inyo. Nga mo na. Kagreedy sa inyo. For example. Nga kabalo ka, nga kunara si Jesus Christ sa tubang mo. Mahuya ka man sa pag na, mahuya ka man nga obrahon ina. You see? Why? Because just like sa mga disciples, they failed to understand the scripture. Kaya muna bala mga utod, please, basa ka mo Bible. Ang mga bata natin tuduan pa sila magbasa. You know, sa totoo lang yun,
bisan hindi pa na sila scholars, bisan hindi pa na sila alam-alam, bisan amo sila, basta kabalo sila sa ila Bible, they will be fine. You know why? You know why? Kay bisan diin sila, they will be a blessing to someone. Tutod yun na yan. Imasteron mo lang gid ang Bible, ikakabuhi mo lang gid ang Bible, bisan diin ka, blessing ka. Bisan di ka pala kabalo magluto, blessing ka. Sandi na, tutod yun na yan. Tutod yun na. Ano pa mga nanay, you know, kung may mamiss pa ka mo nga iba, hindi lang tani ang Sunday school sa mga bata. Hindi lang tani ang tiyon nga ang bata mo makabasa sa Bible. Manghakig ka mo. Yung panghakig ka mo kung nubuhi lang grades sa ano ni, sa eskwilahan. Kung kapag manghakig man ka mo kung ang bata mo, hindi ka balo sa Bible. One time daw, nitugi ko na persagin yung magsugod na Bible Sunday school sa church. Kaya ang bata ko, lukabalo na sa mga artista. Siko, hindi kang, imo na ila, iya, si David. Yung sa batya ko dahil, sino na siya pa? Oh, dumalipong ako. Nga mas damo pang ang kabataan ko, ang kilala nga mga artista. Pero pamangkutun mo sila sa mga basic na mga ngalan sa mga tao sa simbahan, sa Bible. Ba ilang mga tao simbahan? Diba di pastor nila makasasala na ano? Pero sa tutuod lang yan. Tutuod lang yan. Because they don't understand the scripture. You know, kadamo-damo kita, eskulaho mo akong bata sa sini para mag-prepare din siya, mag-amuni, kaya namin ito yung ilas approach sa study. Nagpahinto pa man. Tudloi ang kabataan niyo sa Bible. They will be fine. Ikaw man. Tutuod din ako. Tutuod din ako. Kung amulig ka muna kaseryoso ang aplangga ninyo kabataan. Kaya ako sa una, pasalamat ko kay Kids Day. Iban-ibanan ko ng imo nga reward sa langit. Kaya dodamo na kami yung mga adoptibo mo. Pero isa sa mga namin to sa una, kay wala ba lang? Hindi lang sa mga Bible quiz, kundi ginapag-Jorda. Ano pa nawag na ganit? Pakwaya kami sa notebook. Tapos isulat mo na ang na ganit, isulat mo ang title niyo. May notebook kami, that's on First Day Book of John. Sa titulan mo ang imo ang passage da, no? Tapos ano ni ng course by memory verse, memory verse. Tapos ang kalamutan mo kay ginapasulat sa amon ang ngalan sa mga tao nga ara mga character dito sa Bible. Tigalilingin ulo gina namon kon Matthew chapter 1 wala kay ngalan mo gida tinyalo. Pero personally sa hapon, atong mga disciplines, atong mga butang, nakakontribute dito. Kaya nang pwersa ka magbasa, hindi ka man kayo chindi, hindi kayo sa una to King James Bible to, wala ka man to sa ibang nga guy. Pwede, kay siling ni Tixty mo, sige, sulat ka lang. Oo. Ba't nagkibot lang ko sa uli? Ala, asadya galit. Nakadumduman mo lang kung mag-istorya ko sa mga tao. Nakadumduman ko lang ang mga stories. Nakadumduman ko ako nabasahan. Nakadumduman. Tapos yung tapik-tapik man sa Ginoo. Pagkatapos, ay daw blessing ka man galing. Ano ang mga rason nga ang mga disciples na miss nila? It's because siling sa Bible that for us yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. So ano pa sa isang Bible tira? Then the disciples went back to their home. Diba sila yung katanin nga? Ay, okay. Napuli na sila because they understand. They understand nga
si Jesus, awo takto magigbalik 3 days. 3 days after, sila nga kayo mabanhaw. Oh, takto magigit, no? Ang siya pulit na. Oh, ba? Oh, praise the Lord, maparty. Pero hindi, galit. E kung lang tawon natin rin sa verse 19, sila niya, on the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were, why? For fear of the Jews. Sabi natin, oh, wala, napuli lang ko sila. Kaganirado pag ito, tudong, kinakulbaan sila, base sila, idason. Tag-i-abdak. Tiyan mo na ang problema sa aton. Kung hindi natin maintindihan ang scripture, hindi kita kapangalipay sa mga promisa sa Ginoo sa aton. After siniya, ining Easter, kung hindi mo maintindihan ang pulong sa Ginoo, after siniya, wala din yung Easter yan. Wala din yan. Uli ka lang dito, tapos okay, dugay, unta sanay naman ka mga duwang mag-asawa, unta sa mga wala. We're supposed to be ininga adlaw is something to celebrate. Kaya nga, buhi ang aton manuluwas. Kagkitaya, nagapanago gyapon sa klase isang kabuhi nga nahadlok. Nahadlok sa buwas, nahadlok sa ikaduwang adlaw, nahadlok. Di amo man ini, ang mga babagi. Imagine mo, si Mary stood weeping outside the tomb. And she wept. She stooped to look into the tomb. She saw 2 angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" Nan, mga babangkot sa aton, gali, no? Basi, subong, nagahibig ka. Sa mga struggles mo, sa imo kabuhi, although normal man lang na, pero kung 3 na katuig, nagaweep ka, doon. No, hindi naman na. Nga nagahibig kahaw. Nga nagahibig ka. Damo mo di sa aton, ganyan nga ang kaisa. Yambi lang, ginayambi ang kabuhi. Mayro tani ko, doon ka ngayon. May mga tao mang ganyan magpasubo-subo. Doon ka ngayon, doon ka cute. Pero laban-laban, ganyan galaway. Doon ako yan lang kumaguno. Nga nag-weep ka. No? Tisirin niya, because they have taken the Lord and they do not know where they have laid Him. Having said this, she turned around and saw Jesus standing. But she did not know that it was Jesus. Tiyan mo man kung wala mo lagi na yung chindi, ang kulong sa Ginoo, maayo. May mga provisions ang Ginoo sa aton, pero hindi mo ma-recognize na provision na sa Ginoo. Nag-worry ka, hindi ka pamana. Kilikera mo na sa satupad mo. Nag-worry ka, Maraming lang sa sagali. Oo, hindi ba lang? Ihambal ko lang ni Isa, ha? Mga sultiro, at least ka mo maglantaw-lantaw sa guwa, lantaw-lantawa, di ba, anay? Parang, parang madugangan man ang couples natin sa church, ha? At least ka mo magkuhan sa mga import quality, yung mga export quality, di ba, anay, ha? Tiyan mo na sa aton kabuhi, man, mga utod. No? There are times sa aton kabuhi, nga muna, hindi natin ma-recognize ang mga provisions, ang mga goodness ang Ginoo, kayo nang overwhelm ka na lang gideya sa mga struggles mo sa iyong mga kabuhi. Hindi ka nakapasalamat na buhi ka pa, no? Tata? Hindi ka pasalamat na may pagkaon ka. Hindi ka pasalamat na makatadlong palakat mo. Hindi ka pasalamat na may pamilya ka. Tata?
Kibangud lang gid ni sa isa ka utang nga wala ka mabayran. Rugod gito, aging guba mo nang imo adlaw. Bangod sini sa mahandu mo sa kabuhi. Nga wala na katabo, nga kalipat ka. Nga may nanay ka pa, may tatay ka pa. You know, these are beautiful blessings. At sa time na nga kuhaon sa ginood ako, magibibim, nanay ko. Hindi ko kuya mapuhi kung wala ka na eh. Wala mo lang ito sa paksapak, hindi mabuti. Kasi, ara si Jesus. Sa tupad niya. But because she was overwhelmed by grief, nagambal si Jesus sa iya. Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be a gardener. And she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Ano yung problema? Wala akong overwhelmed ka sa mga unnecessary nga mabutang. Kaya pati yung Ginoo kaysa, ginapabangdan mo pa. Ginoo, hindi mo ko blangga. Aba, ang batian lang ito, nag-away lang sa sangmigan niya. Masalim siya, bayaan ko sa Ginoo. Duhang balo ko, uy, toto, kung ibayaan ka sa Ginoo sa impyerno ka na subog. Tiyan mo man na, naka-overwhelm man kita kung kaisa. Hindi lang nga ka, we fail to appreciate ang mga goodness ng Ginoo sa haton. Kung kaisa ginabasol tapang Ginoo. Pero sa inyo na basol ang Ginoo ko. Sa inyo Ginoo, anong sala ko sa inyo? Nag-away lang kamuya sa ex mo, hindi ka na yung magsimba. Sakto. Gamay-gamay lang gadi nga ano to, kay diskontento ka lang. Hindi ka na yung mag-pray, mapalayo ka na sa Ginoo. Anong sala sa Ginoo? Sakto? Why? Because we don't understand the scripture. Kaya kung tuturon gani isang Ginoo, doon nakulbaan ako. Di, siling dali. Siling ni Jesus sa iya. Verse 16, pasensya lang kagamay isang font ko di. Jesus said to her, Mary, and she turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Pero, ang kaisa ba lang Ginoo daw, ang matagi lang, naminami lang yun sa Ginoo sa aton bala, sa mga rant tabla sa kabuhi. So, mga struggles na aton sa aton kabuhi. Yun ang gentle voice ang Ginoo. Hindi wala kagi kung kaisa mga makuhit niya sa imo, eh, bunggo, yung ulo, sa dingding, bunga ba? Diyan ka nalang dyan. Ay, Jesus, good morning. Kung kaisa ang mga beautiful nga bugnos ang Ginoo ang imo bata, nanay, good morning. Ang Ginoo, salamat. Di ba lang? May mga gentle touch ang Ginoo sa atin. Pagwa mo, doon akit-akit ka. No? Tapos, nakita mo ang paborito mo nga ido. Ang hangamon. Masiling ka. Ginoo, katawara ako. Wala. Like, I don't know, pila sa inyo, di daw kinanglan munggo kadali. Jesus! Ginoo, salamat, 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 Arika. Di siling sang kaptan niya si Jesus, no? Siling Jesus, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. No? Siyong story na atay. Yung kaisa mo man na. Ma-realize na ito. Oh, grabe ka na dahil sa mga reflection. Kasi siya, Ginoo, time to do something. Huh? Ibig sana ba si Ari di sa aton as sa subuong reflect lang gihapon. Pero pa malandong. Pastor, grabe naman ang devotion ko. Atod ka. Oh. Everyday ka devotion. Kaling sa agap na hapon. Na pwede ubra ka naman. Pwede ngita ka na yung ubra. Pwede buligan mo mas nanay mo. Pwede. Pwede. No?
Oo, na kung gabi na salig mo sa Ginoo, pwede, kwananay. Kasi yung Jesus, malakat kwanay, Father. Well, kung balong kung ano ginimbut sa lilo niya, possibly to present, no, to present to the Father ang completeness ng salvation naton. Maybe in one of my preaching, mas mahambal ko pag hindi na, pero maling hambal sa Ginoo. I am still at work. And it is for you. Nga ang hambal niya, natawa pala. Sili niya, go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father, your Father, to my God, and your God. You know, bisan ano pa kapalpak sa aton, salak-salak nga rant, damo pa mo sini. God will continue to be your God. And God will continue to be your Father. Bisan sa aton nga kun ano pa to ang mga kalatabo sa kabuhi naton sa mga ligad, palpak, salaan aton pag-inchindi sa scripture, amo na yung kung pwede pa lang to, mga pamutangan na lang kapuro, kati-kati, mga hubag para at least makapamalandong ako. Pero sa Ginoo din ay ambala sila. Malakad ako sa Father. Ang Father, ang Diyos na Diyos niyo. Kag ang Tatay na Tatay. Nami ang Ginoo, no? You know, kung may pahanumdom nga nami again, ang Easter, amoy ni God will forever be our God. And God will forever be our Father. A Father that cares. Bisan ano pa ang kapalpakan mo? Kung anak niya. Kaya I think, kung may isa siguro ka pagpuli naton karon sa aton balay, masay ka, Lord, thank you. Yung pahanumdum mo sa amon nga may tatay ko, may Diyos ako, and that would suffice. Kaya kanamig ba dahil sa distinction? Kaya kung God, for example, magsay ka lang God ng big God, okay man na siya. Pero, you know, ang picture sa God niya, dahil ang ari ka di, ato ko siya. Takto? No? Ang proximity is always far. God, man, it's always up, down, north, south, east, west. Galing kay gindugangan niya. Father. Kagbang siling kagali, Father, it's always intimate. Closest to the heart. Hindi na siya Father kung wala mo siya ginahag. Hindi na siya Father kung wala mo ginaistorya. Hindi na siya Father kung wala ka mo gabanding. Hindi na siya Father kung wala ka mo gayuman. And that is why, mga utod, this Easter, ang Ginoo will continue to be our God, but He's also your Father. You can go to Him for your concerns. Bisan ano pa ang mga struggles mo, just tell Him, be honest. Lord, ambot Lord, basta init-initid ko. Dari sa kalibutan, inaway kalibutan nung amuni Ginoo, amuni, brother, ginagliya, Ginoo, kaya ako. Okay lang na. He's your Father. You know kung kaisa pala, no? Ang subo pala tani nga kung sa mga tatay, pala, how you wish nga ma-answeran mo dayo ng imo ba? Samtang ginahagob lang bata mo. 74 na kuya tayo ako. 75 na tayo kapasin tayo. Alam mo, pakdulon kay bako ang bata. Nung nakita ko, grabe ang pulaway. Pero yung balang mo. Sige lang anak. Everything will be fine. Pero sa mind sang tatay, anong ubrahon ko ni man? Anong ubrahon ko ni man para mabuligan ko ako ba? Di ba na?
Hindi mo man na ma-explain, wala ka man sang solusyon, pero klaro-klaro sa akon, sa imong mind kung tatay ka, I will take care of you. I will do everything in my power that you will be, so that you will be all right, my child. Tagapati man ko nga ang tatay ka sa langit, hindi yaman na ma-explain sa aton ang tanan-tanan nga ginag-go through ta sa aton kabuhi, even our confusion. But as a father, very, very clear na sa mind niya, my child, I love you and I promise to do everything to take care of you. Okay, after sa to naglakad si Mary Magdalene, he went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. Pero kita nato nga wala nagpati ang mga disciples. Again, humble na ako kaina dito, verse 19, on evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, kabla ko ng humble sa Ginoo, Jesus came and stood among them. Nakalock sila. Tigaling si Jesus. always present. Gulpilan nagpakita sa satunga. E ganun hambal niya sa iya. Tila, peace be with you. Ngautod, si Jesus naton buhi. Peace. Have peace. Kaya naghambal siya dahil sa mga disciples niya, when he had said this, he showed them his hands and his sides. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. You know, sa ulihi ng mga inadlaw, may time gid na nga paingenyohon kita sa Ginoo sa mga struggles ta, sa mga confusion ta sa kabuhi na. Time will come nga magkita ay kita dito sa langit, and the Lord Jesus Christ will show his hand and he will explain everything. Pero sa subong, kabudlay pa na explain sa Ginoo. The first bla kay Job, alam ka mo to, nga sa nakita ay sila sa Ginoo, why nag-explain ng Ginoo, why nag-tambal ko man sa one of my preaching, why nag-tambal ng Ginoo? Baya mo Job, one day, naglabay din ang yawa. Itapos, yung dare yaku. Sinpun kita ba si Kwan? Si ate, mayo mo lang na siya. Kahit ti damo siya kwarta, ti ko paabla. Ti dinderya ko diok, ti mo ko eh, magkuhan mo ko eh. Tapos si Lydia, hindi pa siya ko tinto. Siya, kunab lang iya nga help. Gubab lang help niya. Ti ako, gubab ko man eh. Ti Job, at si Diya lang ha. Nagkwanay kami mo. Nagkakatanay kami mo. Nagamunang ito mo, wala. Ipakita sa Ginoo ang iya wonder sa creation. Kag sa nagareklamo nga Job, sige nga Ginoo, kaya mo ni. Kaya mo ni. You know, kung isa-isa hunto sa Ginoo, makabalo ka Job. Isulat ko ni ang imo kabuhi sa Bible. Okay? Dason, iwali na ni Pastor Errol, kapag ako dito, si Jasmine, si Leslie, pag isa-isa na sa bilog ako, ay, kakahapoy sila. Yeah. It will take eternity kung i-explain sa Ginoo ang tanan-tanan nga rason nga nag-suffer ka nga sa tanan nga mga ilong ang mugin ang nakuha mo, nga ang si tatay mo ang mugin mo nga anay na nga ang mugin ang si tatay ang ipili mo. Talagang kulat-kulat ka lang tani isang medyo ano ni, puti-puti ang tang tayo. Mga mo sila. Kadamo. Pero ang Ginoo, wala na siya nag-explain. Hindi, wala na siya nag-explain. Because it will take forever. If the Lord would explain one by one how He used your crisis right now for His glory.
Kung wala ka ginawa isang bata mo, wala ka ginikakadto sa sining na place, kung wala ka kadto, wala ka kakwa sa amo sini, tanang-tanang din na yan. Interconnected na. And that is why sa isang Ginoo, see my hands, peace be with you. Pero may last day siyang ginhambal, kag I think, amugin niya ang rason nga wala kit, ga-struggle kita. Kaya nalipat kita sa ginhatag, sa special gift na ginhatag sa Ginoo sa aton because He is alive. Sige niya, when He had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. And if you forgive the sins of any and forgiven them, and if you withhold forgiveness from any, it is with them. Anong point there? Sige sa Ginoo, you have the power. And that is my presence is in you. Ang Holy Spirit. Kagabi ninyo, ang naminami dari, hindi nga kita dari ang magpatawad, kuni amoy ni. Because of the presence of the Holy Spirit, you can now go and explain to people how their sins can be forgiven. And warn them at the same time. Nga kuni insister gini nila ang ilang mga sins hindi mag-forgive. Anong ba salingon sila dara? Sa una, hindi kahit hindi. Now kahit hindi ka na. Now it's your turn sa pagpaintindi sa iban. Because you have the Holy Spirit right now. Kagamoy ng mga otot, amoy ng beautiful sang Easter, number one. Nag-correct ang hindi naton amo nga pagintindi sa pulong sang Ginoo. I-remind kita nga kung anuman ang imo batasan, anuman ang struggle mo, God will continue to be your God. And Father. Sa uli nga mga inadlaw ang Ginoo, mag-explain ini sa inyo. And you will understand. And that is why be at peace. And go. And start teaching people. Sharing to these persons how to know our God. And warn them at the same time kung hindi sila, their sins will not be forgiven and they will miss the beautiful salvation which was brought to us by the Lord Jesus Christ by His death, by His burial, and by His resurrection. Mahutod, kabay patani, kung may pinakamalipayon subong ang mga tao sa Bacolod, kita na. So kung ano man to ang mga rant mo sa Ginoo, masalingkan ng Ginoo, patawaran ako. Wala ko lang ito galigin o maintindihan. At kung may wala ako maintindihan Ginoo, there will become a time na makita ay manta. Dito na lang natin ang isettle. And but I promise, Lord, that if there's one thing na ibutang ko sa mind ko because of the resurrection of Christ, God will continue to be my God. And God will continue to be my Father who cares for me, who loves me, and will never leave me nor forsake. Amen. Let us pray. Father, thank you, get sa sininga Easter. Thank you, Father, nga, oh, kaya may kami Ginoo, nagkabuking, nagkabangod, wala naman maintindihan ng imo scripture. Thank you, Father, that you are there. We have the Holy Spirit. Nagkabay pa, Father, nga kung ano man yung mga laing buot namon sa ibang nga tao, hindi kaya namon pagbasulon. Because you're a faithful Father. You're a faithful God. And you will never stop until you will take care of us in the best way that we can ever imagine. So, Lord, give us peace, give us gladness, and Holy Spirit, empower us by your grace and for your glory. In Jesus' name, amen.